Sa inagurasyon ng 15th Vice Presidente ng bansa na si Vice President-elect Inday Sara Duterte, mahigit 2,000 pulis ang ide-deploy sa venue bilang bahagi ng seguridad ng pinakamakasaysayang kaganapan sa Davao City. Narito ang report ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakahanda na ang ipatutupad na seguridad sa inagurasyon ni Vice President-elect Inday Sara Duterte sa Davao City sa June 19. Ibabase raw ito sa Oplan Davao Defense System ng Davao City Police Office. This is mainly conduct of aggressive check 24/7 checkpoint operation, no? And this will be participated by all police stations, no? Meron silang designated time and area kung saan sila mag-checkpoint every day. Kaya mahigit 2,000 tauhan ng PNP ang ide-deploy, lalo pat aabot sa mahigit 20,000 katao ang inaasang sasaksi at dadalo sa event. Maliban sa pagbabawal ng pagsuot ng jacket, backpack at pagdadala ng bottled water, bawal din ang pagpapalipad ng drones, maliban lang kung may permit. Ang buong area is secured. Secured yan ng mga puwersa natin, AFP, PNP. Then walang pwedeng magpalipad ng drone because area natin sa Davao City is no fly zone sa mga drones. Samantala, kahit sa June 19 pa ang inaugurasyon, matinding paglilinis at pagsasaayos na ang ginagawa sa San Pedro Square kung saan gaganapin ang event. Nagpapatuloy ang repainting sa stage ng Rizal Park at paglilinis sa buong parke. Preparasyon nato ni sa pag ang paghinlo mangu diri preparasyon nato sa karong umaabot ng independence ug sa outtaking ni Ma'am Inday Sara kay para ang tao nga mo ani diri at least dili sila makayong sila gwapo ang Davao yun limpyo. Alas 4:30 ng hapon inaasahang magsisimula ang outtaking ceremony ni Vice President-elect Duterte. Una nang sinabi ni Duterte na magiging Thanksgiving din ang kanyang inaugurasyon para sa mga kababayan niya sa Davao City at sa buong Mindanao na sumuporta sa kanya. Ako si John D. Esteban para sa GMA Regional TV.